Isang magandang araw po ulit sa inyong mga kaibigan. Welcome po ulit tayo sa panibagong vlog. Samahan niyo po ulit kami ni Inday para maghatid ulit ng kaunting tulong dun sa isang pamilya na nakita namin dito sa bundok. Pero bago po ang lahat ay maraming salamat ulit sa The Golden Heart Group at sa lahat ng ating manonood sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. At maraming salamat din po doon sa mga tao na nag-send ng GCash kay Rica Joy. Maraming salamat po sa tulong ninyo. Sa mga susunod po na araw, babalikan din namin si Rica. Hindi pa lang po namin nababalikan ngayon. Dito mga kaibigan, yung pamilyang ito, nakita namin ito kahapon nung nag-vlog kami dito sa lugar na ito. Nakita namin sila sa lugar na ito. Kaya ngayon, binalikan namin. Meron kaming dalang bigas tsaka konting pambili din ng grocery nila ng pang-ulam. Ang hirap ng daan ngayon dito sa lugar na ito kasi umulan kagabi, kaya yan, nakikita nyo ang putik ng daan dito. Pero ganun pa man mga kaibigan, samahan nyo kami ni Inday na puntahan yung isang pamilya na ito. Opo. Ano pala si ate? Good morning po. Kakain po ba? Ay, kakain? Opo. Sige, tapusin mo na muna. Sige. Tapusin mo na muna. Sige. Kain po kayo? Oo, sige lang. Tapos na kami. Medyo ano naman ako siya. Kakaan mo naman. Sige na, tapusin mo na wana. Pasensya ka na. Tapusin mo na wana. Mag-ano lang kami dito. Video kami. Sige. Nagkakain pa lang daw si ate. Antay-antayin natin. Deadnan kasi natin ay nagkakain siya. Ito po yung bahay nila, mga kaibigan. Ayan. Halos mabagsak na rin po. Bilis mo naman kumain. Tapos. Kasi po, kanti ilang naman po yung sinanda ko. Kala ko binilisan mo na. Dito lang tayo. Ano ang pangalan mo? Rona. Si Ate Rona. Yan. Ako po kayo. Sige. Kasi sa bahay namin. Ako nga pala si Rab, itong misis ko, si Cherry. Pero ang tawag sa kanya, Inday. Sa akin, tawagin mo lang akong Kulas. Kulas yung tawag nila sa akin eh. Si Mister mo, anong pangalan mo? Jemar. Jemar. Ang layo dito sa inyong lugar, bakit dito nyo naisipang magbahay? Para po mas po siya. Iwas sa mga maiingit po ba, yung masarap ba po yung magtira sa tahimik. Yan. Bali, ilang taon na kayo dito? Tagal-tagal rin po. Yung pagsasama ko namin. Oo, oh, ilang taon na yung pagsasama niyo nyo? 5 taon na po. Lima. Ilan yung anak ninyo? 3 po. Pangatlo na po ito. Ito, pangatlo. Yan po yung panganay ko. Obas, pangalawa. Taga rito ka talaga? Hindi po. Bas. Alayo. Paano kayo nagkakilala ni Kuya Raymar? Jemar. Jemar, paano ka nagkakilala? Po kasi, dati po, may asawa ako dati. Napilihan po siya, Vinson's. Tapos, yung pong kapitbahay nila, yung tiyuin daw nila, nagpakuan daw dito sa Tabas, ang tawagin. Naka-minus ang 70,000 plus yung sa gastos. Yung parang hati ang natig 70. Pero yung gastos nakabalik dun sa Sa gusto po nung naging asawa ko dati na
mapaganda din yung bahay namin, at yung bahay namin ay sinisilong din, tsaka kahoy lang din siya, bawid. Gusto niya hapadi yung bahay. Nagpunta siya dito. Tapos, ano, sabi niya, matawag na lang anya kapag ano, at ako magbalik ako, at alam mo naman ka ako, nang wala ka ako, ikaw inipan dito, bigas ka ako, ganun. Tapos sabi niya, oh, anya. Tapos mga ilang araw po siya, nagtawag. Tapos sabi ko, ano ka ako, nakausap mo na yung boss mo, at sabi mo ka ako, magbalik ka. Hindi pa raw. Pag ano na lang daw po, yung pag nagkagapang na, saka daw na pabali. Eh sabi ko, anong ka kung kakainin namin dito? Eh mag-ano ka muna niya kay tatay, sa tatay po niya, nabubuhay pa. Tapos, didaghin nga naman po ako, siyempre kailangan ko din. Tapos, utro, tumawag siya, ano naman, ibang number. Sabi niya, kamusta na niya? Sabi ko, ano, tingala naman kaya ako kami, wala na kaya naman bigas ka, kaya naman kaya ako sa papa mo, ay naghingi naman ako kami dati. Eh, ang ginawa ko, umuwi muna ako sa bahay, yun po sa amin, sa Pasig. Naghingi muna ako ng mga ilang araw, tapos naghingi ako ng bigas mo sa bahay. Tapos mga kailang ano siya, paibat ibang number yung tinatawagan niya. Tapos, sabi ko, ano naman ka ako bang number ito? Ay basta niya, kinakamusta lang anya kita. Tapos minsan, may sulpot siya na, wala man dala, kukain lang yung manok sa bahay. Sabi ko, ano ka kung dala mo? Wala. Amin, ganun. Tapos yun, isang beses, may tumawag na naman. Yung number na nga po niya. Pero yung asawa ko po ang nagkausap sa akin. Pero number niya ang ginamit. Tapos ako kayo naman magkakuyaan. Ay, basaan niya, sabi niya ganun. Tapos yun, pag na ilang araw na naman siya, tumawag na naman. Kaya pa iba-iba ka ako. Tapos, nung time na nagtawag, kala ko siya na naman. At ako'y naglalaban nun. Sabi ko, ano naman magkakako? Abalang-abala ka. Ako'y naglalaba. Tapos pag hello, sabi ko, iba ka ako yung boses. Sabi ko, ganun. Kasi ang boses po dati nung asawa, para siyang babae. Kakamalan yung babae. Yung katawan niya, payat siya. Tsaka, naggagamit na siya ng magsipil. Tingnan mo, kakamalan lalaki. Ganun. Tapos yung, tapos sabi ko, sino to? Ganun po. Sabi niya, ay wala ka akong panahon makipag-ambarahan ka ako sa'yo. Ako ka akong may ginagawa. Kaprang kahit nakakumita. Sabi ko ganun. Tapos sabi niya, lalangan niya, gusto ko lang niyang nakausap. Sabi ko ganun. Kasi ako doon maghanap ko ng makakausap mo, pwes hindi ako. Sabi ko ganun. Tapos mga ilang araw po nung pagkatawag na naman siya. Gusto lang niya. Tapos, sabi ko, hindi ka rin ka ako magpapakilala, huwag ka na tumawag, pwede. Sabi ko, ganyan. Tapos, nung nagpakilala na po siya, usap-usap na kami, nagpunta po siya doon. Pero yung asawa ko po, di niya alam na nandun siya, na po kami niya nag-meet. Tapos yun, mga ilang kasi yung tatay niya po kasi, magkapit-bahay lang kami. Tapos, nung time na makikipagkita ko sa kanya sa Vinson's, mapunta sana yung tatay niya dun sa bahay, ay pinatay ko ang TV at lagi po kasi napunta yung nanonood. Tapos mga ilang anak na kapatid din siya. Siguro napapansin na yung paalis-alis ko. Tapos nung time na nahuli nga po kami na, tapos sabi niya, hindi ka na niya makakatanggi, nahuli ko na niya kayo. Ano maan niya yan? Ako'y pinsan po. Pinsan yung pakilala mo. Oo, tapos pinsan doon. Tapos sabi naman ng tatay ng pinsan magkatabi. Sabi nga naman. Tapos yun, nung time pong yun, nung gabi yun, sumaman ako sa kanya. Paano si asawa mo? Ay, hindi pa naman po niya alam. Ipapaalam pa lang po. Tatawagan niya dati. Contact naman po yata yung kapatid niya na doon sa napilihan. Tinawagan. Tapos yun, ay di, mga iba't lang gamit kinuha dito namin doon. Tapos yung sabi ng kapatid, ilang beses na niya, nawawalaan niya. Lagi na lang anyang wala, gabi-gabi, sabi nga yun. Tapos hanggang sa pinaalam na nga po sa, yun, naalaman na nga po yung dati kong isawa. May anak din po kasi kami isa. Ay, naalaman kong nakita ko ng paparito. Nagtago kami. Ay, lumabas naman yung anak ko sa'yo, Papa,
ay ginaganon ko siya. Nabitawan ko, ay dinala nung ano, dinala nung ama, tapos sabi niya, hindi ko naman anya ito ipangangait sa iyo. Kung gusto naman niyang makita, nandiyan ang anya kami sa tapas, sabi niya ganun. Tapos yun, nung gabing yun, hindi ko magkatulog, sabi ko dito, kuhain ka ko natin at pagayan yun. Sabong, tapos pag na, nung nagsasama pa kami, away, puro lang kami away. Magawala. Pero kasal ba kayo na? Hindi po. Pero ngayon ba okay na? Oh. Ngayon okay na? Ano po, nung time na ano, sabi ko dito, nag-usap kami, kunwarian niya, sasama ako sa kanya, pero kukuhain ko lang kako yung anak ko at malay mo kako, ipang palit ng damban. No? Sabi kong ganun. Nung unang magsama ka, dito ka na din, Alani. Nung time po kasing ano, dinasumpungan niya nga po at nagpunta nga po ako, nag-usap kami dito, sabi ko, sasama muna ako sa kilit. Ay nagtawag doon, sabi niya, nandito na niya kami tatay, magkasama na niya kami. Eh sabi ko, ikaw lang, isip-isip ko, di ako sasama sa iyo. Tapos yun, magsama na nga po kami nito. Ibig sabihin, meron ka palang dating pamilya. Ngayon, yung anak mo na panganay, ilang taon na yung babae? 11 po. Nasa kanya? Wala po, nandun po sa nanay ko. Pinapaaral. Sa base. Pero ngayon, okay naman na sa inyo, sa asawa mo. May sa pamilya na din siya? Wala po. Ano, may trabaho naman po, pero nag-susuporta naman po dun sa anak ko. Parang ang nagkukuha ng padala, yung kapatid ko. Pag napadala po, ba, nasahod siya. Yun, matawag na yun sa bahay. Mabait din yung asawa mo yun? Ano po siya, nung una pong makilala ko siya, palatawa siya, tapos yung mga joke-joke niya. Yung parang yun ako na ano. Tapos pag-usap siya sa nanay ko, sa mga ano. Yun ang naano ko sa kanya. Pero habang tumatagal, parang nag-iiba na siya. Bali, si Mr. mo, tsaka itong si Game, magkaibigan. Ano po, parang ito daw po, may time may tindahan po kasi silang at may video okay diyang ano, nagdaraya daw po doon, eh nagdayo din daw yun. Parang nagka, ano lang sila sa video okay, nagkakilala. Tapos, nagkataong tinanong daw ng asawa ko ito na kung may load. Sabi naman po nito, meron. Ano yun, tumawag po siya. Tumawagan nga ako. Tapos, nung time na nagtatawag ulit, akala ko siya. Oo, ba, ano, pero, hindi pa kayo nakikita ni Jaymar nang tiyatawagan ka niya? Hindi pa po. Parang, nung time una pa kasing tumawag, nakala ko nga po yung asawa ko. Sabi ko, ano na naman kako baga? Sabi ko, may ginagawa na kako, ako abalak kako. Sabi ko, gano'n. Ngayon, kailan yung unang pagkikita mo nung pumunta sa inyo? Pumunta talaga siya? Sabi ko ay oh. Sabi niya, kung gusto mo niya, magkita niya tayo. Tapos yun, nakita nga po kami sa Vincent's. Pero sinabi mo ba sa kanya na may asawa ka? Alam niya na asawa ka niya? Alam po, at nakita na po niya, nakainuman niya na At tinanong nga po siya na kung may load. Sabi niya, meron ang niya. Hindi naman na ito inalis. Tapos yun, tawag po siya ng tawag. Eh mga kaibigan ha, huwag kayong ano ha, huwag kayong makikitext kung kanina-nino ang kiss niyo. Huwag kayong makikitext ha. Pero dito kay Kuya Jaymar, okay naman kayo ngayon. Ano ang trabaho niyo ngayon? Sa ngayon po pa, ano pa, sulpat lang po siya. Parang isang araw may trabaho, isang araw wala, parang ngayon po. Ano yung trabaho niyo? Misan po sa Danao, misan pagka may nagpupunta po dito na bawa mapaarawan, gano'n. Yun. Magkano yung kinikita niya araw-araw? Ano po, misan po wala. Tapos pag yun na po, pag may mapaarawan, bawa 500 gano'n yung isang araw. Pag may nagpupunta po paarawan sa kanya. Bali, tatlo yung anak niya. Yung dalawa, yung isa, ilang taon na? Yung panganay ko po, maanin. Maanin? Ngayon, January. Pangalawa? Ma-lima po ngayon, February. February. Tapos ito? Ngayon po yung sambon niya. 1 month. Nag-aaral naman yung dalawa? Siya po, kaya lang po, di ko nasasamahan nga po ito sa daycare kasi nag-aalaga ka. Late ako. Yung mga kaibigan, sila yung nakita namin kahapon. Tapos ito nga yung bahay nila. Pwede ba kaming ano, makipasok doon sa bahay? Kayo po. Pasok tayo. Medyo po gulo. Ito yung bahay po nila, kaya nga lang, hindi na kasi sila natutulog dito, gawa ng siraan na nga po.
Saka, ayan, mabagsak na din. Kaya ang gagawa nila, lutuan na lang. Ayan, lutuan na lang. Ito na lang. Dito na po sila natutulog sa kabila. Nakikitulog sila. Ito. Ano din po yan? Pabukas na lang po. Oo. Yung flooring nila, ano pa din, lupa pa rin. Yan ang pangalaman ko itong log. Ano na yan, mabagsak na. Kaya nag-iipon-ipon pa sila ng pampaayos ng bahay. Nakikitulog muna sila doon pansamantala sa bahay na yun ng kapatid ni Kuya Anana. Ayan. Meron kami ditong dala na ano, mga kaibigan na bigas tsaka ano, kalahating sako. Galing po ito sa The Golden Heart Group. Kunin ko lang. Ano? Ayan, galing po ito sa The Golden Heart Group. Tsaka nasa iba? Wala. Pambili ng ano man lang, ulam. Ayan, para saktong 2,000 yung ibigay ko sa inyo. Ano? Maraming maraming salamat po sa The Golden Heart Group sa patuloy na pagsuporta sa atin at saka doon sa ating mga viewers. Ito yung buhay ni Ate Rona po. Rona tsaka ni Kuya Jamar. Nagkakilala sila sa cellphone lang. Nakatext yung dating mister ni Ate Rona doon sa mister niya. Ay, hindi. Nakatext si mister niya sa gamit yung kay Kuya Jamar. Yung cell number po. Nakatext para maka-message sa kanya. Doon na nagsimula yung kanilang pagkakakilala. Maanim na taon naman ano, yung lumipas. Anim na taon na. Nagkaanak na po sila ng tatlo. Dito na din sila na nirahan sa bundok kasi gusto ni Kuya Jamar yung tahimik. Maganda nga kasi yung tahimik po yung lugar. Ayan, sana po mga kaibigan, paki-like, share niyo yung kwento ng buhay ni Ate Rona tsaka ni Kuya Jamar, ano. Ang gusto po natin ay makatulong sa kanila kahit konti lang. Lalo sa pagpapaayos ng bahay nila, gawa ng ayan, may tatlo na sila pong anak. Dalawang, bali ilang babae? Dalawang babae po, isang lalaki. Ito yung lalaki.